ang category kasi dyan, parang trespassing ka. So ang mangyayari sa'yo, eh, parang you can be arrested and detained for 30 days muna. Tingin ko counter moves ng China yan. Counter moves ng China yan. So they're trying to also make a move. Parang ano na, nasa ano tayo, nasa chess game na tayo. Hindi pa yan talaga yung move nila to checkmate the Philippines. Ano pa lang yan? Parang one step pa lang yan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ano ba, nabasa mo ba yung 92 pages ba yun na, ano, na pulisiya ng China na mag-uumpisa ito June 15? Ano bang mahalaga doon na dapat malaman na natin? Okay, yung bagong pulisiya, actually, to be frank, hindi siya bago. Itong pulisiya na to, nag-a-apply, existing na siya last year pa or 2 years ago, pero hindi siya bagong policy ng China. Ang bago lang siguro doon sa policy is parang, kasi ang policy na yon land, kumbaga sa land-based ba na policy, hindi siya noon extended doon sa sea or sa mga territories ng China na nasa tubig, kumbaga, or hindi pa extended to the Coast Guard of China to be implemented. Ngayon, ang bago lang dun sa policy, ang policy existing, pero ngayon, ang ginawa ng China, from land-based policy na inextend nila sa sea-based policy. So, parang ngayon, even the Coast Guard can impose already yung policy na yon. So, ang ano lang naman dun, ang essence lang naman dun ng policy na kunya na parang ang bago doon is an extension on in the implementation of the Chinese Coast Guard is kapag pumasok ka sa tinatawag nilang territory nila, which is some parts of the South China Sea, the Chinese are claiming that is part of the territory. Like for example, ang Ayungin Shoal, let us say then yung Scarborough Shoal. So pag pumasok ka doon sa kanilang quote-unquote territory, they will, at saka foreigner ka, walang paalam. Ang category kasi dyan, parang trespassing ka. So ang mangyayari sa'yo, eh, parang you can be arrested and detained for 30 days muna. Pero kapag after 30 days, titignan nila kung ano yung, ano, kung medyo mas malala pa yung nakikita nila sa'yo na kaso, may it be Filipino or any other foreigner or na pasok dun sa quote-unquote, ano nila, claim territory nila sa South China Sea, kasi yung issue na affect, ano tayo, kumbaga concern tayo, is pwedeng ma-extend siya ng another 30 days. So, bali, 2 buwan ang dating. Walang trial, opo, walang anything. Diretso meeting. Prof, pero, nabanggit mo, extended ito, opo, extended ito sa karagatan na sakop nila. Meron po bang nakasaad sa international law, sa UNCLOS, na ito po ay hindi maaring maipatupad dahil considering yung karagatan nga dyan, eh, hindi lang naman yung China at Pilipinas ang may kumbaga nag-aagaw dyan. Meron pa mga kapitbahay tayo dito sa Southeast Asia, mga 5 pa ata, di ba? Lahat-lahat, 5 or 6 ba yung nag-aagawan dyan sa South China Sea na yan, Prof? Based on UNCLOS, walang ganon kasi tawag nito, wala namang binabanggit ang UNCLOS kasi na may kinalaman dyan eh. So kung ang UNCLOS ang titignan mo, walang ganon. Walang, kumbaga, yung ganitong policy ng China is not really valid kung UNCLOS ang gagamitin mo. Mm-hmm. Pero kasi ang UNCLOS na, ang sabi ko nga sa inyo before at lagi kong ini-emphasize, UNCLOS is not competent when you talk about sovereignty claims or territorial claims na sovereignty ang pinanggagalingan. Kasi ang UNCLOS, hindi siya ang matibay na international instrument to use when you talk about sovereignty claims or territorial claims. Kasi yun yung ano natin, dapat nating tandaan. Kasi ang China, as I have said before, and even lagi kong ini-explain, ang pinanggagalingan ng claim nila sa South China Sea is they're claiming some part of the South China Sea as part of their territory. It means they claim that they have sovereignty over that. So kapag ganon, ang treatment mo dun sa area that you claim that you have sovereignty, eh local. Parang part yun ng national territory mo.
So kung part siya ng national territory mo, yung local laws nila, ng local laws sa China, yung mga national laws nila or local na mga laws and regulations nila applies to those area as far as the Chinese is concerned. Now, ang problema dyan is may debate, siyempre, kasi like for example, on our side, we say that, you know, it's disputed. Kung disputed, ibig sabihin, hindi di jury ang claim nila as far as we are concerned and even as far as Vietnam is concerned. Pero as far as China, yung claim nila dyan is sovereignty. So, kung may law sila na ganyan, regulation, mag-a-apply doon sa mga claim territory nila na ang claim nila is sovereignty. UNCLOS, again, is not the right instrument. Pero siyempre tayo, git naman tayo, parang sabi natin, oh, bakit ganun? Eh, disputed yung area. Hmm. Hindi namin makatanggap yan. So, kaya may ganung debate ngayon. Pero, China, yun ang kanilang sabi. So, ang tanong lang dyan ngayon, kung nag-declare ang China ng ganun, extended yung batas na yun dun sa karagatan na, kasama na ang claim area nila ng South China Sea. Ang tanong kasi dyan, anong gagawin natin? Pipenetrate ka ba dun? So, mga controlled area nila. Kasi ang Scarborough, they have physical control eh. Yun yung mga, yung usapin dyan kasi is how to navigate the issue and how to navigate this development. Kasi sa akin, ang tingin ko dyan, ano na yan eh, parang ang nangyari kasi, noon walang extension of that land-based law to the karagatan, no? Eh kasi nga, dahil dun sa atin ito, coalition na dalawang beses nang gustong pasukin yung Scarborough Shoal, I think China made a move. You know, ayun ang counter-move ng China ngayon eh, the first counter-move eh. So yun. So, ang tanong lang doon, how you navigate this development? At paano mo lalaruin siya na hindi ka aabot doon sa gitgitan or may madidetain na Pilipino kapag pinasok mo yung area na yon? Na sa kanila, yun yung mga bagay na kailangan pag-isipan at wag masyadong may braba doon sa part natin na, no, it's high season, blah, blah, blah. No, you don't do that. You try to analyze paano lalaruin yan. Kasi ang China is firm. Really, I'll be very straightforward. China is firm. At this time, they're really firm and they would really impose yung regulations na yun. Yeah. Opo. So, tingin mo walang kinalaman kasi parang in-extend lang nila doon sa karagatang naniniwala sila na sakop nila. Walang kaugnayan ito dito sa paghihigpit din ng ating bansa sa mga Chinese na pumapasok, sa pagbibigay ng visa sa kanila, sa mga estudyante na, yun nga, pinagkakamalan mga espiya, kay Mayor Go na pinagkamalan ding espiya. Walang kaugnayan na itong mga hakbang na ito ng ating bansa or nagkataon lang ba or tingin mo may connection din? Tingin ko counter moves ng China yan. Counter moves ng China yan. So they're trying to also make a move. Parang nasa chess game na tayo eh. Parang chess yan eh. We're moving against them. Like for example, yung visa restriction, yung mga Chinese na sinasabi. Filipino-Chinese, they're trying to paint as, you know, as a spy. At pati si Mayor Go ng Bambam ay talagang nasasalang ngayon. Yung mga estudyante, ang dami eh. Tsaka yung meron pang investigahan daw yung mga Chinese diplomat, mga ganyan-ganyan. So, we're moving. They are also moving, countering our moves in some ways. Hanggang sa kung sino ang machi-checkmate sa dalawa, sa between the two. So yun. Ako tingin ko mayroon yung kinalaman eh. Pero sa akin, restricted pang move yan ng China. Eh, hindi pa yan talaga yung move nila to checkmate the Philippines. Ano pa lang yan? Parang one step pa lang yan. Mm-mm. So Prof, tignan natin. Baka mamaya meron pa. Sana naman wag na. Mm-mm. Prof, dito naman sa Pilipinas, dito sa Kamara, ay umarangkada na rin yung kanilang investigasyon doon nga sa umano'y gentleman's agreement sa pangitan ni dating Pangulong Duterte at ng China, ni President Xi Jinping. At nasa ikalawang araw na nga at kanina, present yung tatlo sa mga matatas na cabinet members ng nagdaang administrasyon tulad ni dating ES Middeldea. At sinasabi nga niya doon, nagkaroon ng kalinawan na walang gentleman's agreement bagkos
kung ano yung napagkasunduan na pinasok na agreement ng Aquino administration sa ilalim nga ni dating Defense Secretary Voltair Gasmin, yun ang ipinagpatuloy, baga yung status quo, na kung saan yung agreement na magsusupply lamang ng tubig at pagkain doon sa BRP Sierra Madre sa Ayungan Shoal ay yun ang naging kasunduan. Yun ang ipinagpatuloy lamang ng administrasyon ng Duterte. Ano ho ba ang masasabi ninyo dyan? Itama naman kasi si ES Medjaldea, former ES Medjaldea. Kasi talaga naman malinaw, 2013 kasi, nag-usap ang China at ang under Aquino administration na ang mangyayari dyan sa Ayungan Shoal is walang repair na mangyayari kung di ano lang, tawag nito, humanitarian goods. Malinaw naman yan, nasa dyaryo yan eh. At saka yung agreement na yan, hindi lang agreement yan sa panahon ni Aquino. Mula noong 1999 hanggang ngayon, yun naman talaga ang malinaw na usapan na you can supply humanitarian goods, water supply and everything dun sa mga troops natin sa BRP Sierra Madre sa Ayungan Shoal, pero wag niyong i-repair yung ship na yon. So ganun naman talaga. Ang ano lang ngayon, parang ang nangyari kasi sa ano na, sa panahon ni Duterte, pinagpatuloy lang na para ang kasi ang pinaka-ultimate naman na reason din kung bakit pinagpatuloy ni Digong yung kanya yung napagkasunduan sa panahon ni Aquino is para nga maiwasan nga ang skirmishes diyan sa Ayungin Shoal, mas maging matahimik ang Ayungin Shoal at saka yung regional peace and security ma-preserve para walang bakbakan yung dalawang panig. Pero kung kaya nga nakikita mo very stable ang South China Sea during Duterte time. Wala kang makikita masyado na nag-aaway-aaway, nagbabangayan yung dalawang bansa. Wala eh. Preserve kasi yung peace and security kasi nga pinagpatuloy lang nila. Pero ang dagdag ko lang, ang pinaka-SN yung panahon ni Digong, yun nga malinaw din doon na sa panahon niya dahil nga very peaceful ang ano, peaceful in relative sense ang South China Sea. Ang mga kababayan natin, wala tayong problema sa Scarborough Shoal. Walang mga ganitong restriction na extended sa sea-based regulation ng China. At ang ating mga kababayan, nakakapangisda dyan sa area na yan. Yung resupply mission, most of the time, walang giskisan. Kasi nga, nandun ka lang dun sa status quo nga. Pero yun na nga, kaya nga hindi ko maintindihan why they're trying to put it in a context na secret deal. Kasi may mga, of course, dalawang country during panahon ni Duterte, may mga usapan niya na, okay, ganito yung gagawin natin, ganito. That's a normal way of conducting bilateral relation with China kasi may dispute ka nga sa South China, si mga claimant states. Pero hindi yan naging secret kahit kailan. Ang ano lang kasi dyan is I really don't even understand why do you have a congressional hearing on this? Kasi to be very frank, this is moot and academic already. You're wasting money, people's money, by doing a congressional hearing na moot and academic na kasi whatever it is na na-agree ni Duterte or whatever na ni Aquino, ni-resend na ni Marcos yan, ni Junior eh. So what are you doing? Why are you doing a congressional hearing na kahit mag-research ka lang sa newspaper, makikita mo na yan, you don't need a congressional hearing on this. Kasi nasa newspaper yan eh, ma-trace mo lang 2013, 1999, and even until now. Ang dapat nilang ay congressional hearing, itong new model agreement na kung saan may mga tulad ni Vice Admiral Carlos na sakripisyo at saka naging sacrificial lamb, scapegoat. Yun ang dapat nilang bigyan ng pansin kung ano ba talaga yan.